Ang mga katanungan tungkol sa batas, sagutin natin yan. Always at your service, ang inyong kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney! Nako, good morning ba naman yan, Ate Sue? Napakainit. Ano ba? Minsan nakakainit na rin talaga ng ulo pag masyadong mainit. Oh my God. Attorney, I got you. Ang lamig. Andito na ako. Ang lamig. O, ano man. Maraming salamat, Anjo. Medyo lumamig-lamig na rin ang ulo ko. Maraming salamat. Attorney. Dito lang ako. Tututo ko sa ito. Akong fan. Talaga namang nakakainit po ng ulo pag mainit. Diba? Tingnan niyo po ito. Talagang iinit din ang ulo nyo pag nakita nyo itong bardagulan na to. Diba? Nangyari po yan sa Davao kung saan sumabay sa init ng panahon ang init ng ulo ng dalawang grupo sa isang mamihan. Grabe yung away, rambulan talaga, bardagulan talaga. Isko nagliliparan talaga ang Attorney, mga sinya. Grabe ano naman talaga o kasi... Para... What a manic Monday! Pinagbabato nila kasi yung mga upuan dun sa kainan, di ba? Ano pong habol ng business owner dito? Kasi paano ba naman nasira yung mga upuan ng pinagbabato nila? Huwag mo katatamaan at baka ikaw ang makasuhan. Oo, di ba? Thank you po! Well, maraming salamat, Shaira. Best Acting Award ang dalawa. Kailangan panagutan ng mga basagulerong yan. Of course, ang sasabihin nila ay hindi naman nila sinasadya. Pero hindi importante ang intention dito as far as the business owner is concerned. Pag ikaw ay makasira ng property na ibang tao, kailangan mong panagutan to at bayaran ang value ng mga nasira. It's the least you can do para sa kaguluhan, pagkalugi at pagiging agrabyado ng business owner na wala namang kasalanan kundi magluto nga ng masarap na mami. Attorney, minsan kasi hindi maiwasan yung mga away, di ba? Kahit mga nasa public place pa yan. Minsan yung magkakapamilya, o kayong magkakajowa, o yung magkakaibigan, di ba? Iba yung rinig hanggang kanto, yung sigawan. Ano po bang mas sinasabi ng batas tungkol dito? Na-inspire ako sa acting mo. Actually, sa mga ganitong gulo in public, dalawang posibleng krimen ang maaaring applicable. Ang isa ay krimen ng alarm and scandal, at yung isa ay ang tinatawag nating tumultuous disturbance sa ilalim ng Article 153 ng Revised Penal Code. Yung alarm and scandal nasa Article 155 naman. Yung nambubulaho kayo sa kalye, parang yung ginawa ni Shaira. Nakikipag-away, nakikipagsigawan, alarm and scandal yan. Disturbing the peace, kumbaga. Yung peace ng ibang tao sa publiko na nananahimik na sana. Ganun na rin siguro yung mga kumakanta ng malakas sa mga videoke hanggang hating gabi o yung nagpapaputok ng kwiti sa mataong lugar, mga krimen yan. Pero sa palagay ko, pag mas maraming tao na ang involved, nagkasakitan na, pag lumilipad na ang mga silya at natakot na ang publiko, ito ay ang mas seryosong krimen na tumultuous disturbance. O yan, Ate Sue, tumultuous, it's a big word. Parang yung mga maglong relasyon lang yan ng ibang tao. But anyway, syempre kung may nasaktan dahil naghagisan na ng upuan, dapat din panagutan ang physical injuries na to, pati na rin nga, tulad ng sinabi natin, ang damage to property ng restaurant owner. And syempre, mas mabigat ang penalty ng mas mabigat na krimen kung ang alarm and scandal ay hanggang isang buwan lang ang kulong. Pag tumultuous disturbance, posibleng hanggang 2 taon at 4 buwan ang maximum penalty. So wag na pong sabayan ng init ng ulo ang init ng panahon, lalo na kung hindi maganda ang kahihinatnan nito. So remember, basta't usaping batas, bibigyan nating linaw. Para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask Attorney Gabby.